Welcome to another installment of my thesis output regarding the electronic PIR filing and payment system. So for this session, we will be discussing the withholding tax compensation. So in your user menu, let's go to the list and select the 1601C version 2018. So yung nasa taas niya, yun yung luma, and then the version 2018 is the late. Okay, so for this session, we will be using the updated version. Okay, magsimula na po tayo. For the item 1, for the month, so we are filing for the month of November 2020. So, kung ano po yung current month nyo, or yung month na magpapile kayo, yun po yung ilalagay nyo dyan. Just be sure na magpapile kayo lagi on time to avoid penalties kasi medyo mabigat din po yun sa bulsa nating mga maliliit na taxpayer. Kasi, madali lang naman po mag-file. Bigyan lang natin ng konting oras to do it. Okay, so number 2, amended returns. Since this is the first time, this is no. Kung meron kayong na-file na dati and you need to file to correct something, click yes. Any taxes withheld? For this illustration, meron po tayong taxes withheld. So that's a yes. Kung wala po, kung puro no taxes po yung mga employees natin, no po. So, we will not be paying taxes sa pagkatapos natin mag-file. So, number 4 is 0, as is, ATC, given, and the items from 6 to 10 already provided na po yan. Since, naglagay na po tayo ng information dun sa user menu interface natin. So, for the number 11, use the private, private po tayo. And number 12, email, given na po yan. 13, yung tax relief under special laws. Ano po ba yung special laws? Nabanggit ko na po sa inyo yung BMBL law. Maganda po sana kung makaka-avail kayo nito. Punta lang po kayo sa inyong mga municipal or city hall at magtanong po kayo tungkol dito sa application. Another tax relief na pwede nyong magamit is if you are located or doing business in an area na under economic zone. May tax relief benefits din po yan. So, pero kailangan nyo rin pong mag-apply to avail such relief. For me, wala po akong tax relief under special laws. No. Let's start the part 2, computation of tax. For item 2, I have a total amount of compensation for employees of 100,000. So, ilalagay nyo lang po dyan. Yan po yung total compensation, meaning total salaries before deductions of SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and taxes. And kung may advances, hindi po tinatanggal doon. So, ibig sabihin, ito po yung compensation nila. Lahat po ng compensation, salaries, allowances, de minimis, at kung ano-ano pong mga other payments like holiday pay, overtime, hazard, that will comprise of your total compensation. So, with that, yung item 15 to 20 po, yun po yung mga item na exempt from tax. Tatanggalin po siya sa ating compensation para come up po tayo dun sa taxable compensation. So, what are these non-taxable or exempt compensation? Yung sweldo po ng mga minimum wage earners. Kung minimum wage earner yung mga empleyado natin or some of them, yung gross compensation po nilang matatanggap, ilalagay po natin dyan. Holiday pay. So, kung meron po silang matatanggap na holiday pay, hazard pay, night differential, yung mga minimum wage earners natin, kailangan po natin isama sa non-taxable compensation. 13-month pay. Yung 13-month pay po natin ay hindi taxable up to 90,000 per annum. So, may 90,000 ka na bonus, 13-month, and other allowances, hindi pa po siya taxable. So, kung 90,000 won ang 13-month and other benefits mo, yung piso lang po ang lalabas dun sa taxable. But, for this item 17, yung 90,000 ang ilalagay mo. Kung 90,000 and won yung total. So, yung portion lang na non-taxable. Kaya nga siya tinawag na non-taxable or exempt compensation. Sana malinaw po. Let's go to de minimis. De minimis benefits are small benefits given to rank and file employees. Basically, these are the rice subsidy, medical allowance, meal allowance for overtime work. Meron pong mga amounts yan. Uniform allowance, laundry allowance. Maliliit lang po yan na benefits. So, for the details of the amounts, pwede nyo po yung makita sa website ng BIR or pwede nyo na pong i-google yung de minimis benefit. Okay? So, for the next item, SSS, Pag-ibig, GSS, GSIS, and PhilHealth.
contribution. Ito po yung share ng employee. Ibig sabihin, kung let's say ako, nagbabayad ako sa PhilHealth ng 800 pesos, binabao sa akin ng empleyado. Ibig sabihin, yung 800 ko po, hindi taxable yun. O, basta yung employee share sa mga contributions na mandatory, hindi po yun taxable. So, kaya po siya sama siya dyan. Okay? So, number 20, other non-taxable. Wala naman akong maisip na other compensation na non-taxable other than dun sa 15 to 19. So, zero ko muna yan. Zero ko po yan. So, for number 21, automatically computed po yan. That's 52,294. That's item 15 to 19. 220. Total taxable compensation will be computed as yung total compensation natin na 100,000 less the 52,294 sa item 21. 47,706 po ang taxable compensation. Pero sa number 23, tatanggalin po natin yan ang compensation ng mga employee na ang sweldo is 250,000 below sa isang taon. Maliban dun sa minimum wage earner, syempre. So, papatak kasi na yung 250,000 and below, based dun sa illustration ng government, is around 20,833 a month, yung monthly compensation. So, yun. Kung napansin nyo po dun sa table na na-discuss natin on our previous installment sa 1701Q, dun sa table, yung first 250,000, zero po ang tax rate. Kaya, pareho po siya ng effect as sa exempt compensation. Magkaiba lang kasi ang theory behind the exempt compensation and the zero rate na income. Ibig sabihin, may tax ka pero ang tax rate mo is zero. Item number 24 is the non-taxable, is the net taxable compensation, meaning that total taxable compensation mo, binawas pa natin yung item 23. So, the net taxable is 26,873. Okay, so for the net taxable of 26,873, the total tax withheld is 533 pesos. Okay, so add less adjustment. Kung may adjustment tayo sa previous month na tax, kung may overpayment tayo, ilalagay mo dyan, or underpayment, ilalagay mo din dyan. So it's a add or minus. Okay. So, kung may overpayment tayo dyan, dati, ibabawas natin sa tax due para liliit yung tax na babayaran natin this month. At kung kulang, lalaki yung tax due this month. Okay, so, for number 27, yung tax withheld for remittance, since 0 yung 26 ko, is equal to 533. Okay, kung amended po at may binayaran tayo nung first filing natin, ilalagay po natin dyan to lessen our tax payment for this month for this current filing. Okay? So, other remittance made. So, ibig sabihin, kung may ibang remittance, like, for example, kung nagbayad kayo in advance, ang bait mo kasi, nagbayad ka ng in advance ng tax ng 1601C. So, yan po. Pwede nyo pong gamitin yan. So, number 30, total remittance taxes made. So, ito total lang po yung mga tax credit natin. So, since wala akong tax credit, yan po, zero yan. And for 31, tax still due is 533. So, penalty po kung late filing and late payment. Huwag po tayong papalate. Kasi meron naman tayong allowance for 1601C and 0619E. It's 10 days after the end of the month. So, siguro naman that's ample time for us to comply within the time allowed. Okay, so with that, for the total still due, that's 533. And if everything is okay, click validate. And if successful, submit and final. Para po ma-receive natin yung email ng confirmation ng BIR, and then we can pay. Ito na po ang pinakahihintay, bayad po online. Ito po yung mga channels, and you can pay also over the counter sa bank within your RDO jurisdiction.